Isa ka ba sa mga naniniwala nito? Una, mga diwata, espiritu, inkanto, kaluluwa. Pangalawa, mga tagabantay ng mga kayamanan kung saan ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa isang lugar. Pangatlo, mga kayamanan na may dalang sumpa, kamalasan mula sa mga tagabantay. Ngayon, paano ba natin alisin ang mga kamalasan at sumpa na dulot ng tagabantay? Nandito ang kasagutan. Kaya ano pa bang hinihintay natin, mga ka-teach? Let's do this! Pinamagatan ko itong ang itim na diwata, Japanese treasure, lecture and guide number 75. At para ito sa lahat ng mga kasamahan natin, lalo na doon sa mga ibang kasamahan natin na ongoing ang mga project sa area ninyo, sa inyo ito mga madam at mga sir. Pero ang malaking katanungan, totoo ba na may tagabantay or may nagbabantay ng mga kayamanan kung saan sa isang lugar doon ibinaon ng mga Japanese Imperial Army or doon tinago? Ang sagot ko, mga ka-teach, totoo base sa tinuro sa akin ng mentor ko. At ipapaliwanag ko sa inyo, kailan ba ito nagsimula? Bakit ba sila tinawag na tagabantay? Ngayon, umpisa na natin mga madam at mga sir, isang dagdag kaalaman na naman ito. Ganito yan. Bago pa man dumating ang mga Japanese Imperial Army dito sa bansa natin, ang mga inkanto at mga diwata kung saan nakatira sa kabundukan, sa mga malalaking punong kahoy, kung hindi man sa malalaking punong kahoy, sa mga mabatong lugar, sa mga sapang patay, nandyan na sila, mga ka-teach. Base ito sa turo sa akin ng mentor ko, makinig kayong maigi. Nandyan na sila. Subalit, pagdating ng mga Japanese Imperial Army, ang ibang plastada sa lugar kung saan ginawang tunnel ng mga Japanese Imperial Army sa panahon na yon, ibig sabihin, naghukay sila, nagbutas. Kaya sa madaling salita, mga ka-teach, nagambala nila o nadisturbo nila ang mga ito, tulad na lang ng diwata o di kaya mga inkanto. Kahit sino naman, mga ka-teach, ipalagay mo kahit sa katayuan mo na hindi ka nakikita, ginambala ang tahanan mo, ano kaya ang gagawin mo? Lalo na nakikita mo na maraming kayamanan na dala-dala ang mga taong gumambala sa tahanan mo. Diba? Simple logic lang ito, mga ka-teach. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. Kaya, nung pagkatapos ibinaon or itinago ng mga Japanese Imperial Army ang mga kayamanan sa isang lugar, at yung lugar na yun, tahanan pala ng mga diwata or inkanto, automatic, mga ka-teach, aangkinin talaga ng mga diwatang iyan or inkantong iyan ang mga kayamanan. Yan ang number one na sinabi sa akin ng mentor ko. Ang pangalawa, maliban pa dyan, alam din naman natin na ang mga inkanto o diwata na yan, gustong gusto rin nila ang mga bagay o mga mamahaling bagay na mayroon ang mga tao. Ibig sabihin, naiinggit rin sila, mga ka-teach, gaya-gaya po tumaya,
kaya mas lalong hinigpitan nila ang paghawak sa mga kayamanan na yan. Ayan ang totoo, mga ka-teach. Kahit sino naman, gambalahin ka, ay kukunin ko talaga ang itatago mo dahil ginambala mo ang bahay ko eh. At dito naman tayo sa mga tinatawag na mga kaluluwang tagabantay or mga espiritong tagabantay. Saan ba ito nagsimula? At bakit binabantayan nila ang mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army kung saan ibinaon or itinago sa isang lugar? Ganito yan, mga madam at mga sir. Alam naman natin sa panahon na yon, marami talaga silang mga Pilipino na naging hostage kung saan pinapahukay sa mga malalalim na tunnel, at marami rin talagang nasawi sa panahon na yon. At isa na rin dyan yung mga inalay sa ilalim ng tunnel or ilalim ng hukay. Ito ang pinakamasaklap sa lahat, kung ginawa pang alay or ginawang alay ang tao pagkatapos ibaon or itago ang mga kayamanan sa loob ng tunnel. Ang mga kaluluwa niyan, nako, talagang hindi basta-basta papayag yan na ibibigay ang mga kayamanan na yan na sanhi sa kanilang pagkamatay. Yun ang pinakamahirap sa lahat, mga ka-teach. Ang mga kaluluwa, talagang may kasamang sumpa yan. Hindi rin magkalayo dito sa mga tagabantay na mga engkanto or diwata. Kaya ang mga kaluluwa na yan, nandyan rin or nandyan lang sa isang lugar kung saan nangyari ang pagkamatay nila. Lalo na naglabas-pasok sila sa tunnel na yan at bumabalik sa loob para maghukay dahil yun ang utos sa kanila. At nung namatay sila, hindi nila makakalimutan ang pangyayaring yan na pinahukay sila. Sa panahon ngayon, kayo ang sumunod sa paghukay sa lugar na yan. Nako, marami rin talaga tayong mga kasamahan na hindi nila alam or hindi lang nila nababantayan ang ganitong klaseng pangyayari. Isang halimbawa, kakaumpisa pa lang ninyo maghukay sa isang lugar. Hindi pa kayo umabot ng mga 15 feet under. Sunod-sunod na ang kamalasan na pumasok sa iyo at saka sa grupo mo. Isang halimbawa dyan, yung mga nagkasakit. Pwede yan, mga ka-teach, nag-away-away ang grupo. Ibig sabihin, kailangan ninyong bantayan ang ganyang pangyayari. Lalo na't may history ang area na yan. Ayan, mga madam at mga sir. Subalit, may kaibahan ang tinutukoy kong kamalasan base sa sumpa. Dahil ang sumpa, mga ka-teach, isang halimbawa dito sa ginawa kong example illustration, lalo na't nakita at nakuha na ninyo ang depositong hinahanap ninyo, mga ka-teach. Tulad ng sinabi ko dati, nagawan ko na ito ng content bago pa man ninyo iangat. Kung nakakahon man siya or nakabox, kailangan ninyong paduguan ng kambing. Kung hindi man kambing, buong baboy. Diyan ninyo papatayin ang baboy na yan sa ilalim, at kailangan ang unang patak ng dugo niya sa mismong kahon kung saan may laman ng ginto or bara, gold bar. Ngayon, pag namatay na ang baboy, kukunin na ninyo ang kahon na ito at iangat sa taas. At ang katawan ng baboy, patay na baboy, siya ang ipapalit ninyo sa ilalim kung saan ninyo kinuha ang kahon na may lamang ginto. Ayan, mga ka-teach, ipapalit siya. Pero may isa pang mahalagang kailangan gawin, mga ka-teach. Pagbibinta sa party mo, dahil ipalagay natin nakuha na ninyo ang deposito at naghati-hati na kayo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, mga ka-teach, para hindi talaga kayo kapitan
ng sumpa. Ang gagawin ninyo nito, mga madam at mga sir, para walang babalik sa inyo na sumpa at kamalasan. Ganito yan. Pag nabinta na ninyo ang mismong party ninyo at nagkaroon na kayo ng pira, dahil alam naman natin mga ka-teach, ang pupuntahan rin yan ay pira. Ayan, isang halimbawa, nandyan na yung bayad kung saan bininta mo na ang party mong ginto. Ang una mong gagawin nito mga ka-teach, ito talaga, wag na wag ninyong kalimutan. Kahit maliit lang ang party mo or malaki. Tulad nyan, masyadong marami yan. Naabot na yan ang milyon, ipalagay natin, sobra pa. Wag na wag mong kalimutan. Ang una mong gawin, wag na wag kang bumili ng mga bahay, mga magagarang kotse, ayan, para sa sarili mo o para sa pamilya mo. Yan ang una mong gawin. Wag na wag mong gagawin yan. Pag nakabinta ka na, kinabukasan or makalawang araw, dahil marami ka ng pira, naisipan mo agad, sama mo ang pamilya mo, bibili agad kayo ng mamahaling bahay, kain kayo sa mga mamahaling restaurant, bili kayo ng magagarang kotse. Wag na wag ninyong gawin yan mga ka-teach. Nako, mabilis pa sa sikat ng araw, babalikan ka talaga ng sumpa. May dalang kamalasan. At ang pinupuntirya pa naman nito mga ka-teach, yung tipong pinakamahal mo sa buhay mo. Isang halimbawa, anak mo. Nako, yan pa naman ang kinukuha mga ka-teach. Dahil marami na rin akong naobserbahan sa ibang mga treasure hunter na nakukuha or nakakakuha na hindi nila alam paano ang pag-alis ng ganitong mga klaseng sumpa. Binabawian sila mga ka-teach, mga anak nila ang kinukuha. Nagkakasakit yung iba, na didisgrasya. At ito naman ang dapat gawin mo. Balik natin. Pagkatapos mong maibinta ang party mo, dahil naghati-hati na kayo ng items, bininta mo, nagkapira ka ng malaki. Palagay natin 1,000,000 or ipalagay natin kahit 100,000 pesos lang. Maliit na bagay. Hindi naman maliit yan. Medyo malaki-laki na rin yan, yung 100,000. Ang una mong gagawin mga ka-teach, magbawas ka ng bukal na loob. Sa Bisaya pa mga ka-teach, tipong kinasing-kasing ang pagbawas mo sa pinagbintahan mo. Tulad ng sinabi ko kanina, ipalagay natin 1 million, bawas ka ng 100k at dalhin mo sa orphanage. Alam niyo ba ang ibig kong sabihin ng orphanage? Yung mga tipong mga batang inabandona or iniwan ng mga magulang at pinaaral ng mga simbahan or pinaaral sa simbahan. Ayan mga ka-teach, dalhin mo ang pirang binawas mo at ipamahagi mo sa kanila ng bukal na loob para makasigurado ka talaga na hindi ka babalikan ng sumpa at kamalasan. Ikalat mo mga ka-teach, ibig kong sabihin, hindi lang isang orphanage ang pagdadalhan mo or pagbibigyan mo. Marami, para sigurado talaga. At huwag mo rin kalimutan ito habang ikaw ay namamahagi. Huwag na huwag ka munang gumamit ng pira ng unang pinagbintahan mo para sa sarili mo, para sa anak mo, asawa mo, kahit sa mga ibang tao na kakilala mo or mga taong kamag-anak mo o mahal sa buhay mo. Huwag mo munang ipagamit sa kanila mga ka-teach kahit piso. Huwag kayo magbawas dyan sa unang pinagbintahan. Ayan mga ka-teach, para makaiwas talaga kayo. At doon mo ibawas ang unang pinagbintahan sa mga orphanage
tulad ng sinabi ko kanina, ayan mga ka-teach, meron ka pa namang natira na ibibinta pa sa susunod. Kaya yan lang ang tanging kahinaan sa mga sumpa or kamalasan na nagmula sa mga tagabantay. Yan din ang pagkaturo sa akin ng mentor ko. Mga tipong mga simpleng idea mga ka-teach, pero mabisa at may laman. Nako, kung ang mentor mo hindi tinuro sa iyo ang ganitong mga klaseng pamamaraan at estilo, lugaw ang aabutin mo mga ka-teach. At ang kagandahan lang nito, pag nag-treasure ka ulit mga ka-teach, tipong hindi ka na basta-basta lalapitan ng mga kamalasan at sumpa. Yung tipong tuloy-tuloy na ang pag-hits mo. Ayan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. At pagkalipas ng isang linggo, simula ng ikaw ay nakabinta at namahagi ng iba at wala kang binawas kahit piso para sa sarili mo, sa kamag-anak mo, pwede mo nang gamitin ang pirang natira na pinagbintahan mo para naman sa sarili mo. Basta ang usapan ito, unang binta lang mga ka-teach, na mamimigay ka sa ibang tao at mamahagi ka para mawala ang mga sumpa at kamalasan hindi lalapit sa iyo at sa pamilya mo. Sa pangalawang binta, pwede mo ring hindi nagawin yun dahil nagawa mo na sa nauna mong pagbinta. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat video ninyo para maiwasan natin ang mga sumpa at kamalasan hatid sa mga tagabantay. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Thank you mga ka-teach.